Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Araling Panlipunan Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang inyong makakasama para sa Araling Panlipunan 5. Ako po si Tutor Mark, kaya ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis kasama ang inyong kwaderno at ang inyong mga papel dahil atin ang sisimulan ang Week 5 lesson para sa Araling Panlipunan baitang ikalima. Kaya kung kayo ay handa na, hit like or heart. Ang presentasyong ito ay inyo rin pong maaaring ma-download mamaya gamit po ang ating DepEd Commons. Kaya sa ating mga mag-aaral, pwede niyong makuha ang kopya na ito doon po sa ating DepEd Commons. Puntahan lamang ang commons.deped.gov.ph. Tayo ngayon ay nasa Quarter 3, Week 5 Lesson, kung saan ang ating pag-aaralan o babalikan ay ang tungkol sa pagsusuri sa kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Mga bata, bago natin puntahan ang ating talakayan, importanteng alam natin ang ibig sabihin ng salitang nasyonalismo. Ang ibig sabihin ng nasyonalismo ay ang pagmamahal natin sa ating bansa, na handang ibigay ang ating buhay makamit lamang ang tinatawag natin na kalayaan. At dahil sa pagmamalupit ng mga Kastila o mga Espanyol noong panahon ng kanilang pananako o yung tinatawag na kolonyalismo, ang damdaming ito ang namayani sa mga Pilipino. Ulitin nga natin, nasyonalismo. Magaling, ngayon na ito ay alam mo na, ang ating sumusunod na mga layunin ay ito. Una, matututuhan mo sa pagtatapos ng ating tutorial session na matukoy ang iba't ibang reaksyon ng mga katutubong pangkat sa armadong pananakop ng mga Espanyol. Pangalawa, ay maitatala ninyo ang iba't ibang katutubong pangkat na hindi nasakop ng mga Espanyol. Pangatlo, ay inyong mapapahalagahan ang katapangan ng mga katutubong Pilipino na unang lumaban sa mga manlulupig na mga dayuhan para makamit lamang natin ang ating kalayaan. Mga bata, uunahan ko na kayo ha, medyo marami tayong pangalan na kinakailangan matandaan kaya isulat ito isa-isa. Mga bata, bago tayo dumako sa ating paksa, warm up muna tayo. Nais kong tukuyin ninyo ang mga sumusunod na salita o parirala kung ito ba ay tama o mali. Una, pananahimik kung naaapi. Sa tingin ninyo, ito ba ay tama o mali?
Kung ang inyong sagot ay mali, magaling. Mga bata, importante na hindi tayo dapat nagpapaapi. At kung tayo man ay inaapi, matuto dapat tayong lumaban sapagkat tayo ay may mga karapatan. At dyan ang ating tanong sa ikalawang bilang, pagtatanggol sa karapatan. Yan ba ay tama o mali? Kung ang iyong napiling sagot ay tama, mahusay. Tandaan, kung tayo ay naaapi, matuto tayong lumaban sapagkat tayo ay mayroong mga karapatan. Yan din ang ginawa ng ating mga ninuno noong panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol. Hindi nagpatinag o nagpatalo ang mga Pilipino. Lumipat tayo sa pangatlong bilang, tama o mali, pagtatanggol sa kapwa. Kung ang iyong napiling sagot ay tama, mahusay. Tandaan natin ang pagpapakita ng ating pagiging mabait sa ating kapwa-tao, ang ating pagrespeto, ang ating pagpapahalaga at pagkilala ay ang pagtatanggol din sa kanilang mga karapatan. Sa ating pag-aaralan ngayon, makikita natin na may mga bayaning Pilipino na hindi lamang sarili nila ang kanilang inisip, bagkus ay ipinaglaban nila ang karapatan ng mas maraming Pilipino. Dumipat tayo sa pang-apat. Tama o mali, pagsali sa away para idulog ang hinain? Tama kaya na tayo ay makisali sa isang away? Tama o mali? Marahil ang ilan sa atin ay may iba-ibang pasagutan, ngunit ang pinakawastong sagot dito ay mali. Hindi nararapat na tayo ay makisawsaw sa away ng may away. Ngunit tandaan natin na ang pakikipaglaban ng ating karapatan ay mas mahalaga kaysa sa pakikipag-away ng walang kadahi-dahilan. Tandaan yan mga bata, at dumako tayo sa panglimang tanong ko. Pag-iwas sa gulo, yan ba ay tama o mali? Kung ang iyong naging tugon sa panglima ay tama, magaling mga bata, sapagkat ang ating pag-iwas sa gulo ay nangangahulugan lamang na gusto nating panatilihin ang kapayapaan, ang kaayusan. Lahat ng konseptong ito ay matututunan natin sa araw na ito sapagkat may mga Pilipino na piniling lumayo o magpakalayo-layo. May mga Pilipino ninais na makipaglaban ng harapan, at may ilang mga Pilipino naman na tinanggap ang mga pananakop na ito. Ganyan natin mailalarawan ang mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Kaya sa mga nakakuha ng tamang sagot na 1 to 5, very good. Kaya kung kayo ay nakakuha ng mga wastong sagot, hit like or heart, kagaya ni March De Pedro, Christine Vasquez, Noel Amigo, gayon din kay Rafael Salamat, at kay John Garcia. Dahil sa inyong ipinakitang husay sa pagsagot, binabati ko kayo. Ngayon na alam na natin ang tatlong katangian ng mga Pilipino noong panahon na yon, ating balikan ang mga pagmamalupit na ginawa ng mga Espanyol. Ang mga Espanyol ay ninais na masakop ang lahat ng lugar sa ating bansa upang maipalaganap nila ang Kristyanismo. Kung inyong maalala, ginamit nilang simbolo ang krus na nangangahulugang panaganapin ang Kristyanismo. Ang mga misyonero ay nag-aral pa ng mga katutubong wika para lamang maipalaganap ang Kristyanismo. Ibig sabihin nito, buo ang kanilang loob na maipalaganap ito. Kaya naman ang mga misyonero ay nag-aral ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Ngunit may ilang lugar na nasakop. May ilang lugar na hindi nasakop. Sapagkat nakadepende ito sa pananaw at pagkakaisa ng mga Pilipino ng mga nakatira sa isang lugar noong mga panahon iyon. Buo rin ang naging suporta ng pamahalaang kolonyal sa pagpapalaganap ng mga misyoneryong ng Kristyanismo. Mabigat ang parusang ipinataw sa sinumang Pilipinong nanumbalik sa katutubong pananampalataya matapos na mabinyagan bilang Kristiyano. Alam ba ninyong pinarurusahan nila ang mga ito? Naalala niyo ba mga bata na ang unang paniniwala ng mga Pilipino ay sumasamba sa mga Diyos at Diyosa o sumasamba sa kalikasan?
Ngunit sa pagtuturo ng mga Espanyol ng Kristyanismo, sila ay nabago. Ngunit may ilan na piniling magbalik sa dati nilang paniniwala. At ang ginawa sa mga katutubong ito ay binigyan ng mga kaparusahan na masasabi nating nakakakilabot sapagkat nangangahulugan ito ng kamatayan. Kaya makikita natin dito ang pagmamalupit ng mga Espanyol. Kaya naman takot ang nabuo sa maraming mga Pilipino. Takot ang nabuo sa kanilang mga damdamin. Kaya kung ating iisipin, nakakainis naman, di ba? Parang bakit ganun sila kalupit? Pero ating tandaan, ito ay naganap noong panahon ng kolonyalismo sapagkat nais nilang masakop ng lubusan ang ating bansa. Maliban sa paggamit ng Kristyanismo, sa pamamagitan ng redusyon o ang paglipat ng tirahan ng mga Pilipino sa kabayanan ay ginawa rin ng mga Espanyol. Ginawa nilang sentro ang mga plaza kung saan, gaya nga ng aking nabanggit noong nakaraan nating pagkikita, na ang mga Pilipino na nakatira noong panahon na yon ay hiwa-hiwalay ang kanilang panahanan. Ngunit dahil sa redusyon, sila ay nalipat sa mga pueblo kung saan ang kanilang mga tirahan ay halos magkakadikit at kinakailangan ay marinig nila ang pagpapatunog ng kampana o ang baho de kampana para masabi na sila ay abot ng pamahalang Espanyol. At ang lahat ng hindi maabot ng tunog ng kampanang ito ay nangangahulugang hindi kasakop sa mga itinayong pueblo at ituturin silang mga lagalag. Dagdag pa rito, ginamit din ang pagiging bago at kakaiba ng mga ritual sa mga seremonyang Kristyanismo. Kaya naman lalong nahikayat ang maraming mga Pilipino noong panong iyon. Tandaan, ang ginamit ng mga Espanyol ay ang Kristyanismo. Pangalawa ay ang pagpapatupad ng redusyon para totally nilang makontrol ang mga Pilipino. Dahil dito, unti-unting lumabas ang pagmamalupit ng mga Espanyol. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang hakbang na ginawa ang mga Espanyol para tuluyang masakop ang mga Pilipino. Pero ang mga hindi sumunod ay binigyan nila ng mga katawagan. Mga bata, isulat ito sa inyong kwaderno. Una, ang mga remontados. Sila ang mga Pilipinong namundok muli. Ibig sabihin, nung nagpatupad ng redusyon, ang mga Espanyol, yung mga ayaw sumunod o lumipat sa mga pueblo ay piniling magpakalayo-layo at namundo. Ang tinawag sa kanila, remontados. Let's proceed. Para naman sa mga nagtago sa mga kabundukan at tinawag nila itong mga magnanakaw sa kabundukan, yan naman ay mga ladrones, monteses. Kung ano-anong mga pangalan ang itinawag ng mga Espanyol sa kapwa natin, sa mga katutubo natin, sapagkat kung ating titignan, para rin nilang binibrainwash yung mga nakatira sa loob ng pueblo para katakutan ang mga taong ito. Kaya naman pinangalanan nila ng mga ganitong terminolohiya para masabi na sila ay mga hindi sibilisado, mga hindi sumusunod sa mga patakaran ng mga Espanyol. Tandaan ang pangalawa, tinawag nilang ladrones, monteses. Ikatlo, tinawag din nila itong mga cimarrones, mga maiilap o mga mararahas. Kaya sila ay mga kinatakutan. Imagine ninyo, sila mismong mga Espanyol ang nagbigay ng mga katawagan ng mga ito sa mga katutubo natin para ang kapwa Pilipino ay matakot sa kapwa Pilipino noong panahon na iyon. Pinaghiwa-hiwalay sila sapagkat ang tingin ng ilang mga Pilipino na sumunod sa mga Espanyol ay dapat silang paniwalaan sapagkat itinuro nga ang paggabay gamit ang Kristyanismo. Ika-apat, ang mas nakakalungkot, tinawag silang tulisanes o mga bandito, nangangahulugang kalaban ng mga Espanyol, kalaban ng pamahalaan na kinakailangan ay katakutan. Ganitong mga hakbang ang ginawa ng mga Espanyol, kaya naman may mga Pilipino na tinuturing
nakalaban ng ilang mga Pilipino noon. May mga namundok, may nagpakalayo-layo sapagkat naniniwala sila na ang kanilang mga karapatan ay hindi dapat tapakan. Sila ang mga patuloy na nakipaglaban sa mga Espanyol. Kaya naman mga bata, ating tatandaan ang tatlong klase ng mga tao kung paano nila tinanggap ang mga Espanyol. Una, yung mga pagtakas o yung escape. Sila yung mas gustong mamuhay ng payapa, malayo sa mga Espanyol, at namundok, kagaya ng mga igorot. Pinanatili nilang malayo ang kanilang mga pangkat para hindi mahaluan ng Kristyanismo ang kanilang pamumuhay. Ganon ang kanilang ginawa. Pilit na itinakas ang kanilang mga sarili. Ngunit may mga Pilipino na tinanggap ito, acceptance, kung saan sila ay tumira sa loob ng mga pueblo, kung saan sinunod nila ang redisyon at ang baho de campana. At ang pangatlong klase ng mga Pilipino ay ang mga palaban, yung tinatawag nating resistance. Kaya ikaw, kapag ikaw ang tinanong ko, alin ka sa tatlo? Kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na nabuhay noong panahong iyon, ano ang gugustuhin mo? Escape o pagtakas? Lalayuan mo sila pero hindi ka lalaban dahil nais mo lang ng kapayapaan? O ang pangalawa, tatanggapin mo na lamang na magpasakop? O ikaw ang pangatlo, palaban, dahil meron kang ipinaglalaban dahil alam mo na dapat mong ipaglaban ang iyong karapatan laban sa mga dayuhan? Online, what do you think is your answer? Tingnan ko nga. Kung kayo ay nabuhay noon, o sige, habang hinihintay ko ang sagot nyo, alam nyo kung ano ang sagot ko? Kung ako ang tatanungin, gusto ko yung pagtakas. Alam nyo po kung bakit? Kasi inalayo ko yung sarili ko sa grupo ng mga mananakop, pero mapapanatili ko ang kapayapaan sa lugar na aking kinabibilangan. Kagaya ng ginawa ng mga igorot, na panatili nila ang kanilang tradisyon at kultura. Marahil ang iba sa reasons, ang iba sasabihin sa inyo, ay bakit kaya ayaw ni Tutor Mark ng resistance? Kasi ito yun. Pag naging resistance, syempre, ibig sabihin kailangan mong lumaban. Takot ako doon sa labanan eh. Kasi syempre, kung labanan, kinakailangan gamitan mo ng dahas. Bukod doon sa paggamit mo ng dahas, kikitil ka ng buhay ng tao. Eh, syempre, di ba, kung tayo ang paniniwala natin ay hindi yun nakakabuti, so, ayaw natin. Ayaw ko rin yung pagtanggap kasi para na lang sunod-sunuran ako, di ba? Kaya, tingnan natin ang sagot ng ating mga mag-aaral online. Sabi ni Jacqueline Trabado at ni Agustina Banan, laban daw ang kanilang gusto. Aba, mga Gabriela Silang, oh, di ba? Kasi mamaya makikilala niyo si Gabriela Silang. Siya yung babae na palaban. So, merong ilan sa atin na pipiliin ang paglaban, may ilan na pipiliin sa atin ang pagtakas, pero sana walang pumili ng pagtanggap. Kasi kung pagtanggap, parang ano yun? Parang, ay nakakalungkot naman, hindi natin ipinaglalaban ang ating mga karapatan. Kaya mga bata, tandaan natin na anuman ang ating opinion tungkol dito, ang ating tatandaan ay irespeto natin kung ano ang opinion ng ating kapo. Pero magandang tignan na marami ang pinili ang paglaban at ang pagtakas. Dahil kung tatakas ka, maililigtas mo ang iyong pangkat, magpapakalayo-layo kayo, at maiiwasan ninyo ang gulo. Yung paglaban naman, ipinapakita naman ninyo na hindi kayo dapat tapak-tapakan. At yan ang dugong Pilipino. O, di ba? Kaya kung yan ang inyong mga naging kasagutan at nagustuhan ninyo ang ating unang gawain, hit like or heart. Ngayon, dahil napili nyo na kung ano ang inyong mga paraan ng pagtanggap, kilalanin natin ang mga Pilipino na nagpakita ng tapang at paglaban sa mga Espanyol. Ayan ang mga larawan. Kakaiba, di ba? Kasi syempre, iba naman yung kasuotan nila noon sa kasuotan natin ngayon eh. Unahin natin ang pag-aalsa ni Lakandula at ni Sulaiman. Isulat mga bata ang kanilang mga pangalan, silang dalawa ay makikita sa Maynila. Sina Lakandula at Sulaiman ang mga huling hari ng Maynila at Tondo. Sila ay nakapagkasundo kay Miguel Lopez de Legazpi para sa kapayapaan ng kanilang kaharian. Sa kabilang dako, si Legazpi naman ay tumpad sa kanilang naging kasunduan. Kaya naman, ang mga
pribilehiyo ay ibinigay sa kanila. Hindi sila nagbayad ng buwis at hindi sila nagkaroon ng sapilitang paggawa o ang poloy servicios. Ibig sabihin, yung mga pinunong ito ay maayos ang kasunduan. Kaso, hindi naman forever na buhay ang tao. Di ba mga bata, namatay si Miguel Lopez de Legazpi at nang siya ay napalitan, humalili sa kanya si Guido de Lavizares. Naging mapang-abuso si Lavizares. Kaya, naggalit sila kang Dula at si Sulaiman. At alam niyo ba kung ano ang kanilang ginawa? Habang sinasalakay ng mga inchik sa pamumuno ni Lim Ahong ang Maynila, kinausap naman nila kang Dula at Sulaiman ang kanilang mga tauhan para magpahayag ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Kung ating titignan, dumating ang punto kay Lakandula at Sulaiman na tinanggap nila ang mga Espanyol, pero nung nakita nila na parang naging mapang-abuso yung pumalit kay Legazpi, ay napilitan silang lumaban. At ginamit nila ang pagkakataon na sinasalakay ng isang piratang inche na nagangalang si Lim Ahong ang Maynila. At habang nagkakagulo, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Ito ang naganap. Mga bata, dahil naging mapang-abuso si Guido Lavizares, alam ba ninyo na maliban sa nagkaroon ng pag-aalsa, ay nagkaroon ng pakikipagkasundo? Sapagkat kinakailangan ng mga Espanyol ng kakampi. Kaya naman, nakipagkasundo ulit sila para makalaban ang mga piratang inchik. Sa madaling salita, bumaliktad na naman si Lakandula at si Sulaiman. So kung titignan natin, ay bakit ganon? Lalaban tapos uurong sulong. Eh ganon ang nangyari sa ating kasaysayan eh. Kaya kung ating titignan, malaki ang pagkakaiba nung pinag-aralan natin yung pangkat ng pakikipaglaban ng mga igurot at ng mga moro, sapagkat pag sila ay lumaban, buo ang kanilang loob. Pero dito, sa pagkakataon ng pamumuno ni Lakandula at ni Sulaiman, ang nangyari sa kanilang kapangyarihan ay giving up nila, pero sumunod sila doon sa ipinangako na hindi naman kabawasan sa kanilang kapangyarihan. Pero kung ating mapapansin, unti-unting nawalan sila ng kapangyarihan sa kanilang teritoryong kinasasakupan. Humina ang kanilang katayuan o ang tinatawag natin na control sa tondo. Kaya naman, unti-unti itong napasailalim sa mga Espanyol. Ang dating Marilag o makapangyarihan na si Lakandula at Sulaiman, unti-unti itong nawala sapagkat sila ay nagoyo ng mga Espanyol. Di ba nga lalabanan na nga nila nung nilusog ng mga piratang inchik, pero sila ay sumunod pa rin na ay sumunod sila sa pakikipagkasunduan ng mga Espanyol para labanan muli ang mga piratang inchik na ito. At sa pagtatapos, tumulong pa rin sina Lakandula at Sulaiman kasama ang kanilang mga tauhan para mataboy ang pangkat ni Lim Ahong. Nakakalungkot, di ba? Urong sulong. Dahil sinugo ni Lavizares sina Padre Jeronimo Martin at Kapitan Juan de Salcedo upang humukin na sumuko na ang dalawang hari. At kung inyong mapapansin, sino ang ginamit ni Lavizares? Mga praile. Dahil ginagamit nga nila ang Kristyanismo para mapasunod ang mga Pilipino. Sapagkat itinuturo nila na kapag ikaw ay kumakalaban, yan ay nangangahulugan na pagtaliwas sa pananampalataya. At yun ang malungkot na katotohanan, ang mga Pilipinong lalaban na, bigla pang uurong. Kaya makikita ninyo na may ilang mga Pilipino na urong-sulong sa labanan. At ang nakakalungkot, pinagmalupatan na sila o inabuso, magiging kakampi pa nila ulit dahil sila ay naniniwala gaya ng pangyayaring ito kay Lakandula at kay Sulaiman. Sana ay naintindihan ang unang bahagi at matuto tayo sa karanasang ito. Hindi lahat ng nagpapakita sa atin na nakangiti ay totoo sa atin, sapagkat may ilan na may binabalak palang masama.
Kaya kilalanin natin mga bata ng mabuti ang mga tao na ating kinakaharap. Sana ay naunawaan. Sa pagtatapos ng unang pananakop, lumipat tayo sa susunod na bahagi. May ilang pang mga pag-aalsang naganap, gaya ng pag-aalsa na naganap sa Pampanga taong 1585. Nag-alsa ang mga Pampangueño bilang protesta sa mga pang-aabuso ng mga inkumendero sapagkat yung mga inkumendero na ito ay nabigyan sila ng pagkakataon kasi na makapagmay-ari ng mga lupain dahil sa kanilang paglilingkod sa hari ng Espanya. Pero sa pagmamalupit na ito ng mga inkumendero, marami ang pinagmalupitan ng mga magsasaka. At kaya naman, nang sila ay pinagmalupitan, sila ay lumaban. Kaya naman binalak nila ang lihim na pagpasok sa Maynila at pagpatay sa mga Kastila o sa mga Espanyol sa tulong ng mga taga-Borneo. Sa kasamaang palad, ang lihim ay nalaman ng isang katutubong babae na asawa ng isang Kastilang sundalo. Sinabi niya ang lahat at nabisto ito. Kung inyong makikita mga bata, ito ay nagpapakita ng kawalan ng pagkakaisa Pilipino laban sa kapwa Pilipino sapagkat ang tingin natin na naku, taliwas ito sa itinuturo ng reliyong Kristyanismo dahil yun nga ang pinapamuka at itinuturo ng panahon na iyon. Kaya naman, ang bawat Pilipino, gaya nga ng katutubong babae na ito na nakapangasawa ng isang Kastilang sundalo, kapag may nilaman siyang lihim na pag-aalsa at mapapahamak ang mga Espanyol, may ilang mga Pilipino nung panahon na iyon na bumabaliktad at sinasabi ang mga plano ito. Nakakalungkot kung iisipin, pero hindi natin ito maitatanggi sa ating kasaysayan. Pero ang dapat nating intindihin ay, may mga Pilipino na patuloy na lumalaban. Ikaw, saan ka pupuesto? Sa paglaban o sa pagiging balimbing? Tandaan, kung ikaw ay may prinsipyong ipinaglalaban, dapat yan ay iyong ginagawa. At yan ang ipinakita ng ilan pang mga bayani ng ating kasaysayan. Kilalanin natin sila. Kunin ang inyong lapis o ballpen, isulat isa-isa ang kanilang mga pangalan mga bata dahil napakarami nito. Pero siguradong matutuwa kayo sa kanila. Siya ay si Magat Salamat. Anak siya ni Lakandula. Nagbalak siya ng isang pag-aalsa sa layuning maibalik ang kalayaan at paghahari sa kanilang nasasakupan. Kung maalala ninyo mga bata, hindi ba't ang kanyang ama na si Lakandula ay nakipagkasundo sa mga Espanyol? Ngunit nawala ang kanilang kaharian. Kaya naman si Magat Salamat ay nagnais na maibalik muli ito sa kanila para magkaroon sila ng ganap na kalayaan. Kabilang sa nagbalak sa pag-aalsang ito, ang ilan pang mga kamag-anak at mga taga-Maynila na nakatira noon, gaya ni Agustin de Legazpi na pamangkin ni Lakandula, Martin Pangan na pinuno ng Tondo, Juan Basi na pinuno ng Taguig, Pedro Balingit na pinuno ng Pandacan, Maynila, Dionisio Capolo na pinuno ng Candaba, Omang Hicon na pinuno ng Navotas at si Felipe Salonga na pinuno ng Polo. Marahil ang ilan sa inyo ay nagsasabing, Tutor Mark, bakit ganyan yung mga pangalan nila? Akala ko mga Pilipino sila. Pero bakit ang mga pangalan nila naging tunog malakastila o malaespanyol? Alalahanin ninyo mga bata, noong ating nakaraang talakayan o pagbabahagi ko ng ating ETUlay session, ang mga nabinyagang Pilipino ay napalitan ang kanilang mga pangalan. Kaya ganyan ang mga nangyari kung bakit ganyan din ang kanilang mga pangalan. Naging malatunog, Espanyol na. Kung ito ay inyong naintindihan, isulat ang kanyang pangalan, si Magat Salamat na nagpatuloy ng paglaban sa mga Espanyol. Ngunit, alam nyo ba kung ano ang nangyari? Humingi ng tulong si Magat Salamat kay Dionisio Fernandez na isang Kristiyanong Hapones na naninirahan noon sa Maynila. Sila ay nakipag-ugnayan kay Juan Gayo na isang mangangalakal at kapitan ng isang barkong Hapones. Sumang-ayon ang mga ito na sila ay tulungan. Ngunit, ang lihim na pag-aalsa ay isiniwalat ni Antonio Surabao kay Kapitan Pedro Sarmiento na isang Kastilang sundalong engkomendero. Kung atin na naman babalikan, may nagsasabi na naman ng lihim na pag-aalsa
kaya natatalo ang plano ng mga Pilipino. Diba nakakainis yung ganun? Yung may plano ka na nga, tapos sinasabi pa yung plano? Parang kagaya ng isang lihim mga bata. Nais ba natin na magkaroon tayo ng lihim? Tapos pinagkakatiwalaan natin ang isang tao. Tapos siya pa mismo ang magsasabi ng ating lihim. Ipapahamak tayo. Halos ganyan ang nangyari sa ating kasaysayan. Kaya naman, makikita natin dito na, naku, parang matatalo na naman si Magat Salamat. At tama kayo ng hinala. Natalo po siya. Agad itong ipinabatid kay Gobernador Santiago de Vera. Kaya naman, bago pa maisagawa ni Magat Salamat ang kanyang binabala, dinakip siya at pinarosan sila ng kamatayan. Nakakalungkot. Kung ating iisipin, ganun talaga kapag may mga taong nagtataksin. Kaya mga bata, alalahanin ang aking mga binabanggit simula kanina, hindi lahat ng nakangiti sa ating harapan ay dapat nating paniwalaan. Marahil, dapat ay kilalanin muna natin sila ng mabuti para ating silang pagkatiwalaan. Yan ang nangyari sa ating kasaysayan. Tandaan ang kanyang pangalan, Magat Salamat, siya ang anak ni Lakandula. Dumako tayo sa susunod. Maliban sa pag-aalsa, meron din tayo na pag-aalsa ni Magalat. Dalawang magkapatid na taga Cagayan ang nag-alsa laban sa Espanya sa panahon ng panunungkulan ni Gobernador Francisco Telo. Si Magalat ay isa sa magkapatid na ito. Ang pag-aalsa ay hindi natuloy at ang magkapatid ay ipinatapon sa Maynila na ito ay nalaman. Pinahintulutan lamang silang bumalik sa Cagayan dahil sa pakiusap ng mga misyonerong Dominikano, yung mga pari. Ngunit alam ba ninyo na pagbalik ni Magalat sa Cagayan ay inulit niya ulit ang kanyang pagnanais na pag-aalsa. At dahil doon, ayan, siya ay napatay sa kanyang tahanan. Kung ating titignan, si Magalat at ang kanyang kapatid ay nandoon sa pangatlong uri ng mga Pilipino noong panahon na yon na kahit anong mangyari, buo ang kanilang loob na makipaglaban. Isulat ang pangalan ni Magalat. Si Magalat naman ay taga Cagayan. Okay? Doon naman, ang ginawa niya, talagang kahit na ipinatapon na siya sa Maynila, tapos parang binigyan siya ng pardon dahil nga sa pakiusap ng mga Dominikanong pari. At ng kanyang pagbalik, aba, hindi siya natigil. Nag-alsa uli siya. Kaya naman, ayan, ang nangyari sa kanya, dahil sa kanyang pagnanais na makamit ang kalayaan at ipaglaban ang kanilang karapatan, siya ay napatay. Dumako tayo sa susunod. Maliban sa mga paglaban ng ilang mga tao sa Cagayan, importante rin na tignan natin ang rebelyon ng Gadang sa pamumuno ni Felipe Catabay at Gabriel Tayag. Isulat ang kanilang mga pangalan mga bata taong 1621. Sapagkat sa paglalabis ng mga Espanyol, ang dalawang ito ay naghimagsik dyan sa lugar ng Cagayan Valley. Ibig sabihin yan yung mabundok na lugar sa kabundukan ng Cagayan. Sa pakiusap ng Dominikanong pari na si Pedro de Santo Tomas, na itigil na nila ang laban dahil mahusay itong na mangumbinsi, nakinig sila at sumuko. Kung ating titignan, ay nakakalungkot, may lumalaban. Pero pagkatapos ng pakiusapan ng pari, tumitigil. Napansin ba ninyo kung ano ang nangyari kay Lakandula at si Sulayman? Hindi ba parang ganito rin ang nangyari? Nakikipaglaban, pagkatapos, pag nakakausapan ng isang pari, tumitigil. Tumitigil ang kanilang alab ng pakikipaglaban. Hindi natin maitatanggi na ito ay nangyari, pero sabi ko nga, hindi natin sila maaring husgahan. Maaring ito ay kaganapan sapagkat ninais nila na magkaroon ng katiwasayan at kapayapaan. Marahil ipinangako sa kanila na magkakaroon ng katiwasayan, kaya naman yun ay kanilang isinasagawa. Tandaan, yan ang kaparaanan na malaking nagawa ng mga paring misyonero noong panahong iyon. Dumiretso tayo sa susunod.
Dumako tayo sa kabisayaan. Tandaan ang kanilang mga pangalan, si Tamblot mula sa Bohol at si Bangkaw na mula naman sa Leyte. Dahil sa kanilang pag-aalsa, nagpadala ang pamahalaan ng mga sundalong Espanyol at sundalong Pilipino galing Cebu upang supilin ang rebelyon. Tingnan niyo mga bata, oh, nakakalungkot. Sundalong Espanyol, parang, ah, okay, pero may sundalong Pilipino na nakikipaglaban sa kapwa Pilipino. Kung ating itong titignan, mga bata, makikita natin na may mga pag-aalsa na hindi lang nagaganap noon sa Luzon. Maging sa Kabisayaan, may nagaganap din. Pero kung ating titignan, may mga Pilipino talaga na tumutulong sa mga Espanyol para supilin o talunin din ang mga Pilipino. At ganyan ang nangyari sa paglalabanan na naganap sa pamumuno ni Tamblot para sa Bohol, sa pag-aalsa sa Bohol, at ganoon din kay Bangkaw sa kanyang pamumuno naman sa pag-aalsa sa Leyte. Ngayon na naisulat na ninyo ang kanilang mga pangalan, dagdagan natin. Sa Kapampangan naman, o sa mga nandoon naman tayo sa Norte, bumalik tayo, pinamunuan ni Francisco Manyago ang rebelyon ng mga Kapampangan. Nagrebelde sila noong Oktubre 1660 dahil sa nais nilang maging malaya. Tinutulan nila ang sapilitang pagtatrabaho. Kung ating titignan, talagang napakalupit ng polo y servicios. Dahil dito, may ilang mga Pilipino na talagang ito ay tinutulan. Imagine mo, nagtatrabaho ko, walang bayad. Lugi talaga, di ba? Tapos, pahihirapan ka pa. It's real and fair na tinatapakan ang karapatang pantao ng mga katutubo ng mga Pilipino noong panahon yon. Kaya naman, pinamunuan ni Francisco Manyago ang rebelyon ng mga Kapampangan sa Pampanga. Kaya isulat na ang kanyang pangalan. Dumako tayo sa susunod na bahagi. Si Andres Malong naman ay naakit sa panawagan ni Manyago na mag-alsa laban sa kalupitan ng mga Espanyol. Nag-alsa ang mga taga-Lingayen, Pangasinan noong Disyembre 15, 1660. Lumaganap ang pagbabangon at tinatawag na nakisama rin ang mga tao o yung mga taga-ibang bayan sa kilusan na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Lumaganap ang pagbabangon. Ibig sabihin nun, yung mga tao, nakita nila na dapat silang lumaban at makiisa sapagkat yun ang hinihingi ng pagkakataong ito dahil nagiging mapang-abuso na ang mga Espanyol. Dagdagan natin, isulat ang kanyang ngalan, si Tapan, na mula naman sa Oton Panay. Siya naman ay nagtatag ng tinatawag natin na pagre-rebelyon dahil siya ay isang babaylan. Okay? Alam naman natin na ang babaylan ay nangunguna sa tinatawag natin na espiritual na pakikitungo ng mga tao noon. Itinatag niya sa Oton Panay ang isang bagong relihiyon na parang binagong anyo ng Kristyanismo. At ito ay nakita ng mga Espanyol na hindi maganda. At dahil dito, inutos na siya ay hulihin. Binitay siya kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Itinali ang kanyang labi sa poste para makita ng taong bayan at hindi pamarisan. Kung ating titignan, may mga tao naman na nais na gamitin ang relihiyon para tumulong sa ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ang gawa ni Tapar na ay parang ito ay masasabi nating hindi katanggap-tanggap sapagkat hindi ito nais ng mga Espanyol. Parang itinuturing na makademonyong kilos sapagkat sabi nga natin, yun ang tinutukoy noon ng mga Espanyol sa mga babaylan. Kaya ito ay kanilang tinutulan. Tinutulan ito ng mga paring Espanyol. Kaya naman, siya ay hinuli at ipinapatay. Dumako tayo sa susunod na bahagi. Maliban sa pakikipaglaban dahil sa relihiyon, pakikipaglaban dahil ayaw nila sa sapilitang paggawa, pakikipaglaban dahil ayaw nila sa ginawang pagmamalupit ng mga engkomendero,
meron pa tayong ibang layunin kung bakit sila nakipaglaban. Si Diego Silang ay ikinulong ng mga Espanyol dahil siya ay nagpetisyon na alisin ang pagpapataw ng buwis sa mga Pilipino. Siya ay nagtatag ng sarili ng pamahalan sa vegan. Siya ay taga Ilocos at nakipag-ugnayan sa mga Ingles upang makayanan ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Kung ating titignan naman ang layunin ni Diego Silang, naiiba ito sapagkat siya ay nagpepetisyon na tanggalin ang tributo o buwis. Hindi ba't ito ang ginagamit ng mga Espanyol na salapi o pera na kinokolekta sa mga tao? Kung ating titignan lahat ng mga pagmamalupit na kanilang ginawa, may mga Pilipino na nakipaglaban si Diego Silang dahil sa pagpapataw ng buwis. Ang ilan naman, gaya ni Tapar, dahil sa kanyang itinatag na relihiyon. Ang ilan naman, dahil sa mga engkumendero na walang habas na naging malupit sa mga magsasaka. Kaya kung ating titignan, lahat ng pagmamalupit ng mga Espanyol ay may katapat na pag-aalsa. Ngunit nang namatay si Diego Silang, ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Gabriela Silang ang pakikipaglaban. Isang napakatapang na babae. Ibig sabihin, hindi lamang lalaki ang nakikipaglaban, pati mga kababaihan. Dito ipinapakita na ang mga babae, ang mga babaeng Pilipino, noong panahon yun, mag-isa kasalukuyan ay palaban. Kaya huwag nating kakalimutan yun mga bata, lalaki man o babae, matutong ipaglaban ang ating mga karapatan. Dumako tayo sa susunod, ang may pinakamahabang pag-aalsa o rebelyon na pinamunuan ni Francisco Dagohoy. Nagsimula ang kanyang pag-aalsa ng tanggihan ng kura paroko ng bigyan ng Kristiyanong Libing ang kanyang kapatid na Yumao. Pinatay niya ang pari at hinikayat ang mga mamamayan ng Bohol na bumangon at lumaban sa mga Espanyol. Kung titignan naman natin ang dahilan ni Francisco Dagohoy, ito ay napaka-personal. Hindi ba ang ating paniniwala, oras na Yumao ang isang tao, importanteng siya ay bigyan ng basbas? Ngunit ito ay ipinagkait sa kanyang kapatid. Hindi ba't napakalungkot nun? Karapatan yun ng isang tao. Kaya naman, sa sobrang galit ni Francisco Dagohoy, yan ang nagimit siya kung bakit siya nakipag-alsa at ipinaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Ang kanyang pakikipaglaban ay napakatagal. Yan ay mula 1744 at umabot hanggang 1829. Namundok sila at nagtagtag ng isang malayang pamahalaan sa kabundukan na patuloy na nakikipaglaban sa mga Espanyol. Dumako tayo sa susunod. Ang pinakahuling pag-aalsa na ating tatalakayin, ang dami nyo nang nasulat mga bata, ang pinakahuli ay si Apolinario de la Cruz o mas kilala sa tawag na Hermano Pule. Pangarap niyang maging banal na misyoneryo o ministro ng Diyos, kaya't nagtungo siya sa Maynila upang pumasok sa isang orden. Nag-aral siya at nagtatag ng isang reliyosong kapatiran na tinawag niyang Confraria de San Jose. Marami ang sumapi sa kanyang itinatag na samahan, ngunit ito ay ipinagbawal ng opisyal ng simbahan. Tinugis siya ng mga ito at itinurin na rebelde, kaya siya ay lumaban. Alam niyo ba ang nangyari? Nang siya ay napatay, ang pugot niyang ulo ay itinusok sa poste upang maging babala sa mga tao. Napakalupit talaga ng mga Espanyol. Kung ating titignan, nakakalungkot, nais lang naman niya ay maging isang misyonero, ipalaganap ang pananalita ng Diyos. Ngunit ang nais sa mga Espanyol ay manatili ito sa kanila lamang, sa mga opisyal ng mga ng simbahan nung panahon iyon. Kaya ang itinuturing nila sa mga tao kagaya ni Hermano Pule at ni Tapar ay isang kalapastangan doon sa tinatawag na pananampalataya, sapagkat ayaw nilang babahiran ng ibang anyo kung ano ang tinuturo ng mga pari o ng mga praile noong panahon iyon. At sa lahat ng ating nakikita, pare-pareho ang ating mapapansin. Sila ay nakipaglaban dahil sa pagmamalupit ng mga Espanyol. Sila ay nakipaglaban dahil sa pang-aapi ng mga engkumendero.
sila ay nakipaglaban dahil sa pagmamalupit ng mga praile, gaya ng hindi pagbabasbas sa nasawing kamag-anak, sa hindi pagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na magampanan ang kanilang tungkulin para maipahayag ang kanilang pananampalataya, gaya ng ginawa ni Tapar at ni Hermano Pule, at ganun din na panghihikayat sa mga namumuno na itigil ang laban sa ngalan ng Kristyanismo. Lahat ng ito ay mga paraan ng mga Espanyol, kaya tuluyang nasakop ang mga Pilipino. Ngunit ating pakatandaan, may mga patuloy na nakipaglaban, may mga hindi nakipaglaban pero nagpakalayo-layo, pero mas marami ang nanahimik, pero sa paglipas ng panahon, sila rin ay natutong nakipaglaban. Tayo ngayon ay dumako sa ating pagsasanay at tignan natin kung kayo ay nakinig ng mabuti sa ating talakayan. 5 items lang to, mga bata. Ready na ba? Kung opo, simulan natin. Sinapat lang ang mga huling hari ng Maynila at Tondo. Sila ay nakipagkasundo kay Miguel Lopez de Legazpi para sa kapayapaan ng kanilang kaharian. Is it A, Lakandula at Sulaiman? Letter B, Indarapatra at Sulaiman? Letter C, Juan de Salcedo at Lakandula? O letter D, Lavisares at Lakandula? Ano kaya ang sagot natin sa item number 1? Online, A, B, C, or D? Kung ang inyong naging tugon o sagot ay letrang A, very good. Sana ay naunawaan ninyo, tandaan, nakipagkasundo sila kay Miguel Lopez de Legazpi. Ngunit nang namatay ito, naging malupit ang pumalit na si Lavisares. Kaya naman, pinili nilang lumaban sa mga Espanyol. Ngunit sila ay napakiusapan ng mga pahari na itigil ito at magkaroon ng kapayapaan. Kaya naman, itinigil nila yun. Ngunit sa pangyaring ito, nawala sa kanila ng unti-unti ang kapangyarihan sa pamumuno dito sa Maynila o sa Tondo. Kaya naman kay March de Pedro, Mayet Samonte, Regina Amante at Stephanie Villaluz, very good. Letter A ang ating tamang sagot. We move on to number 2. C, Patlang, ay ang magiting na anak ni Lakandula. Nagbalak siya ng isang pag-aalsa sa layuning maibalik ang kalayaan at paghahari sa kanilang nasasakupan na tinatamasa ng kanilang mga ninuno. Is it A, Dioniso Apollo? B, Juan Basi? C, Pedro Balingit? D, Magat Salamat? Sino kaya? A, B, C, or D? Online, give me your answer. Kung ang iyong piniling sagot ay C, Magat Salamat, letrang D, very good. Ngunit inyong maalala, nalaman ang kanyang layunin dahil ito ay nabanggit sa isang kapitan ng mga Espanyol. Kaya naman, siya ay ipinahuli kasama ang iba pang mga miyembro na nagnanais na magkaroon ng pag-aalsa. Sila ay ipinapatay. Kaya naman, sa ating sagot para sa item letter o sa ating item number 2, ang ating sagot ay letrang D. Kaya kay Agustina Banan, Nikki, Nix, at Lancer Manondo, very good. Tama ang inyong sagot at magaling dahil naalala ninyo kahit napakarami ng pangalan na ating dapat natandaan para sa lesson na ito. Item number 3. Dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol, pinamunuan nina Patlang ang paghimagsik ng mga gadang sa Cagayan Valley. Sino kaya ang mga ito? A, Francisco Manyago at Dioniso Apollo? B, Felipe Catabay at Gabriel Tayag? C, Juan Basi at Pedro Balingit? O D, Magat Salamat at Felipe Catabay? Sino kaya ang mga namuno rito? Kung ang ating napiling sagot ay item, para sa item nito ay letter B, magaling mga bata. Dahil kung inyong maalala, hindi ba't sila ay nakikipaglaban? Pero ano ang nangyari? Napakiusapan din sila ng mga pari at ang nangyari, tumigil din sila at parang kapareho ang nangyari dun sa sitwasyon nila ang Dula at ni Sulaiman. Kaya kung ang inyong sagot sa item number 3 ay letter B,
Very good. Yan ay si Felipe Katabay at si Gabriel Tayad. Kaya kay Heart Apostol, ganun din kay Jen Madriaga, Rafael Salamat, Noel Amigo, napakahusay at napakagaling dahil natukoy nyo ang tamang sagot. Lumipat tayo sa pang-apat na katanungan. Nakakatuwa online, no? Tama ang mga sagot ninyo. Ba kahit marami tayong mga names. Ayan. Lipat tayo sa item number 4. Si Patla ay ikinulong ng mga Espanyol dahil siya ay nagpetisyon na alisin ang pagpapataw ng buwis sa mga Pilipino. Sino kaya ang Ilocanong ito? A. Diego Silang. B. Andres Malong. C. Pedro Balingit. D. Francisco Maniago. Sino kaya ito? Kung ang inyong piniling sagot ay ang letrang A, si Diego Silang, napakagaling. Maalala ninyo na aking nabanggit na talagang kalabis-labis ang sinisingil na buwis o tributo ng mga Espanyol. Kaya naman, mahirap ito para sa mga Pilipino, lalo na yung mga hindi naman nakakaangat sa buhay. Kaya naman, si Diego Silang ay nagpetisyon. Nang hindi ito payagan, siya ay nakipaglaban. Nang siya ay mamatay, ipinagpatuloy ito ng kanyang asawang, si Gabriela Silang. Kaya sa mga sumagot ng letrang A, kagaya ni Pablo Pasaba, Jacqueline Trabado, ganun din kay Agustina Banan, Jackie Pastor, very good. Ayan, Diego Silang ang ating kasagutan. Tama rin ang sagot mo, Yvonne Ragundo. Ayan, ipagpatuloy lang ang pagsagot. At kung tama ang inyong mga sagot kanina sa item 1 to 4, hit like or heart. Item number 5 ang ating pinakahuling tanong. Number 5, pinamunuan ni Patlang ang pinakamatagal na rebelyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sino kaya ito? A. Apolinario de la Cruz. B. Hermano Pulin. C. Francisco Dagohoy. D. Maria Josefa Gabriela. Sino kaya ang tamang kasagutan? Kung ang inyong piniling sagot ay letra B, oops, mali po. Sino kaya ang tamang sagot? Ayan, kasi kailangan hindi siya B. Ang tamang sagot natin ay si Francisco Dagoy. So, e-edit ko lang ha. Dapat letter C po to. Bakit kaya B ang lumabas sa sagot? Edit ko lang. Ayan, yan po yung ating last item. Ang ating sagot po dito ay si Francisco Dagohoy. Kaya sa mga sumagot ng item letter C kagaya ni Noel Amigo, Francis James Villas, Yvonne Ragundo, Pablo Pasaba, tama po. At kung inyong maalala, bakit ba nagsimula siya na makipaglaban? Dahil medyo personal. Ang nangyari ay, hindi ba, hindi nabigyan ng pagbabasbas ang kanyang kapatid na namatay? At dahil doon, nagalit siya. At dahil dito, ipinakita niya na dapat ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan. Kaya kay Cheryl Paraino, na ang sagot ay C, na napakahaba. Thank you po. Ganon din kay Stephanie Villaluz at J. Brian Pasyol. Pasensya na sa mga hindi ko nabasang mga pangalan dahil ang bilis pong gumalaw. At thank you po sa inyong pakikibahagi sa ating gawain. Sana mga bata ay marami kayong natutunan sa ating gawain sa araw na ito at naunawaan ang mga pag-aasang naganap sa ating kasaysayan. Tandaan, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pinili lamang na manahimik, pero mas maganda na dapat ay mamutawi sa atin ang damdaming nasyonalismo na ipaglaban ang ating mga karapatan. At dapat hanggang sa kasalukuyan, yan ay ating ipinaglalaban dahil ang karapatang pantao ay nararapat na ipaglaban. Kaya, mabuhay ang kabataang Pilipino. Kung nais ninyong mabalikan ang ating aralin, puntahan lamang ang DepEd Commons at pwede ninyong i-download ang PowerPoint presentation na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Muli, ako si Tutor Mark, ang makakasama ninyo para sa Araling Panlipunan, Grade 5. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw.
Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!